Tingnan mo, habang sila nagpe-preparation na sa 1,200 kilometer na race, tayo naman wala pa, tinaibo natin, wala sa kondisyon. Tingnan nyo, si maldita natin. Tingnan nyo, parang kinabayo ng, ni-rape ng 10 kabayo. Ayan, oh. Tingnan nyo, itsura ng maldita natin, wala sa kondisyon. Ano ba yan? Malaki na yung inbreed, in-stubborn. Pwede mo na uling kolektahin dito, pwede mo na nakawin uli. Nawawalan ako ng ganang mag-race. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung aking pagmumuka. Sorry, minamalat tayo ng video. Ayan mga kalapatids, yung mga ibon na din. Oh. So maulan na naman nga rito. Ayan, oh. So yung iba, nagpe-preparation na sila ng for 1,200 kilometer na race. Nagko-conditioning na sila, nagpe-preparation na sila. Habang tayo is wala pa tayong ginagawa sa mga ibon natin, mga lodi. Ayan. Wala ka tayo. Parang nawalan ako ng ganang naglipad ngayon. Gusto ko kasing mag-focus na lang muna doon sa breeding. Kasi mas gusto kong paghandaan yung next year. Dahil pag ni-race ko tong mga natira sa akin na yung anim. Katulad niyan, si Lot-Lot wala na rito sa lock ko. Binread ko na siya, pinaraisan ko na siya mga lodi. So hopefully in 2 weeks time is mag-itlog na si Lot-Lot. And so ilan na lang ililipad ko sa, kung maglilipad man ako ng 1,200 kilometer, ilan na lang ililipad ko, siguro mga 5 o 6 na lang. And ang iniisip ko kasi yung next year, yung pag na, iniisip ko lang yung puro lipad na lang, puro race na lang ngayon, next year wala akong ililipad dahil kailangan ko ng young bird. Alam mo yun, wala naman akong ganong breeder dahil kung napanood nyo nga ako last season o last breeding season, wala naman talaga akong breeder gaano. Ang mga breeder ko lang, sila Stubborn, yun yung kapatid ni Stubborn, si Wellsport, yun lang talaga ang breeder ko honestly. And ang ibang breeder ko noon is mga hiniram ko lang o mga galing sa mga tropa. And naibalik ko na yung mga breeder na yun at hindi nga nag-perform sa loop ko. Ang nag-perform lang talaga is si Wellsport saka yung mga anak ni Stubborn, yun lang. Yun lang talaga yung nag-perform. And tapos yung iba doon is kaya lang ako nagkaroon ng young bird last year. Kaya marami kasi may mga naburao tayo, may mga nagpalipad sa atin at ayun nga yung mga iba nire-raise ko pa rin. So iniisip ko kasi yung future na gusto ko sana makabuo ng sarili ko pang linyada. So as of now, yeah, may mga young bird tayo but gusto ko kasi mga 20 na young bird yung ililipad ko next year na mapagulang natin kasi pag malayuan talaga ang race, mauubos talaga ang ibon mo. But luckily lang tayo na hindi tayo nauubusan sa race. Nauubusan tayo sa nang magnanakaw ni nanakaw yung racer natin. Mantakin mo ilang racer ang namagaling ang nanakaw sa akin, 3 racer mga lodi. Honestly, yung Milikak nakuha niya is anak ni Lady Stubborn. And then yung 1289 hen na kapares ni Stubborn dati na nanay ni ni Junior Stubborn, nanakaw din yun mga lodi. And then yung inbreed ko, yan, nanakaw din. Galing pumitas nito. Wala nga talaga itong magnanakaw. So yan, inbreed ko na uli si Stubborn. Yun, mag-iitlog na yan, malapit na. Hintayin mo lang, pag napisa na at malaki na yung inbreed ni Stubborn, pwede mo na uling kolektahin dito, pwede mo na nakawin uli. Nawawalan ako ng ganang mag-race kasi, kumbaga, hindi pa dumadating tong panahon na to is planuhan ko na kung ano gagawin ko. Kaya lang, mantakin mo na nakawan tayo. Alam mo yun. Alam ko na kasi kung sino ililipad ko lang at i-race ko tong this coming long distance race. But ganun talaga ang buhay. But tuloy ang laban. Baka mag-focus na lang muna ako. Baka stop na tayo sa racing muna siguro. Mag-focus na lang ako sa breeding mga kalapatids. Yan. So pakita ko sa inyo yung mga ibon natin. Ayan sila ngayon mga lodi, oh. Medyo pangit nga ng droppings ngayon kasi basa. Ayan, kakakayod ko lang nitong side na to. Yung doon di pa ako nakakapagkayod. Tingnan yung mga ibon natin, oh. Oh. Tingnan mo, habang sila nagpe-preparation na sa 1,200 kilometer na race, tayo naman wala pa, tingnan ibon natin, wala sa kondisyon. Tingnan nyo, si maldita natin. Tingnan nyo, parang kinabayo ni-rape ng 10 kabayo.
Ayan, oh. Tingnan niyo itsura ng maldita natin. Wala sa kondisyon. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan, oh. Ayan, oh. Si Darna, wala rin sa kondisyon. Tingnan niyo pa isa, oh. Mga nakatalungko, mga lodi. Paano tayo mananalo sa race ng long distance nito? Kahit makapagpa-uwi, parang mahihirapan tayo. Wala pa tayo nagagawa sa ano natin, sa mga breeder natin. Sila Batang Quiapo, Stubborn Junior. Si Wellsford lang yata yung nakikita kong ano condition na condition. Kasi tinan nyo, tinan nyo gumalaw si Wellsford. Pares na eh. Kinukondition ko sila. Kaya nandiyan talaga yan. Kasi yan, si Borga, yun, oh. Si Tanda, oh. Saka si Wellsford, kinukondisyon ko yan mga lodi kasi nga just in case na hindi na ako maglipad, ipapaharis ko itong nag-daybird na itong daybird natin na smash race na 796 km si Darling, ayan o, ayan, blue checker white plate. Baka hindi ko na siya ilipad kasi gawin kong breeder para at least meron tayong malalakas na inakay next year. Ayun yung iniisip ko kasi walang kwenta tong long distance na to. Pag maglalaban tayo, ubos, naka-race nga tayo sa long distance, ubus naman yung ibon natin kasi tapos wala pa tayong napaprepare na young bird para next year. Ilan pa lang yung young bird ko? Wawalo pa lang. Tapos mananakaw pa. Ano ba yan? De, pag ninakaw pa, anim na lang. Yan o. Oh. Tinan mo yung young bird ko. Yan o. Oh. Anak ng ano, mga lodi o. Oh. Anak ng 1,200 km na finisher. Yan, ang ganda. Pinarisan ko ng kalain ni Wellsford. Nakuha ko yung orange na mata kasi halos lahat na racer ko, halos na nagpe-purple na yung ibon ko rito, puro pearl eye. Gusto ko matry yung, hindi naman ako mahilig sa eye sign but gusto kong itry yung kulay yellow naman yung mata. So ang ginawa ko, si 1,200 km na finisher, pinarisan ko ng kalain ni Wellsford na kulay orange yung mata or yellow yung mata. At naging successful naman yung mukhang, naging successful naman kasi naging yellow yung mata. Hindi ako nagkakamali, ano. Ayan, oh. Nag-orange o nag-yellow yung mata, hindi siya pearl eye. Kaya ayan yung kagandahan sa nakuha natin. Successful. Asan pa ba yung kapatid niya? Nandun yata sa kabila. Ayan, at least, ayan, meron na tayong ito baka ano. Siguro kung maglipad man ako ng long distance, itong si Ladyboy ang pangpigaan natin dahil ito lahat ng natira sa aking racer talaga namang matitikas. May mga na-prove naman katulad si Lotlot. Itinabi ko na dahil si Matet nawala ni Brain Slope sa 700 plus kilometer. Disgrasya malamang yun. Dahil pahirapan yung race na yun. Sayang na ini-race niya pa. Hindi niya na, itatabi niya na sana yun. Ewan ko ba't na-race niya pa. Sayang tuloy. So, wala na tayong ano nun. Babalikan kaya ang ginawa ko, tinago ko na si Lotlot dahil si Matet na wala na nga. So ang galing ng magkapatid na yun, parehas nag-champion sa federation. So si Lotlot meron tayo ngayon, yun, pinarisan ko na. In few weeks time, mangingitlog na yun at makakakuha tayo ng clutch dun. Yan. So gusto ko mga lodi, lahat ng ililipad ko next year is wala ng bura outline para hindi tayo nababash na may mga basher kasi na hahaha, yung nililipad ni Unulop is puro bura outline lang nagpe-perform. Para malang masabi ko dun sa, sabihin ko lang for FYI lang dun sa basher. Yan. Hindi magpe-perform yung ibon kahit na bura out pa siya o breed ko siya, hindi magpe-perform yung ibon kung di ka magaling na flyer. Tandaan mo yan. Subukan mo. Yung breed ko, i-train ko, papakainin ko ng maganda. Tapos yung mga bura outline ko, hindi ko ipakainin ng maganda, hindi ko i-train. Sa tingin mo, magpe-perform yan? So hindi lang dun kasi na huwag yung titingnan lang doon kasi mga basher talaga eh. Hahanapan ka lang ng butas eh. Yung iba dyan sasabihin, buraot lang yung nagpe-perform sa Unulop na ano, mga racer. Para lang sabihin ko dun sa basher na yun, FYI sa'yo. Yan, hindi ako pumapato pero nag-high blood ako sa'yo eh. Lahat na racer ko ngayon nag-perform, ha? Tatandaan mo yan. Nanakaw lang talaga yung isa. Yung inbreed ko, nag-perform yun. Panay pasok sa 10th place ng federation yun. Si Junior Stubborn ko, breed ko yan. Smash race ng 400 plus kilometer. Nag-second place ako sa club dahil sa kanya. Tapos yung bura outline natin na to, nag-daybird ng 700 plus kilometer. Tandaan mo yun. Tapos parang nasa 60 plus lang yung nag-daybird nun, mga lodi. And then, si Lotlot, bura outline ko.
nag-federation champion ako mga lodi sa North Section. So lahat, halos lahat ng racer ko is nag-perform yan. Hindi naman sa pagmamayabang, pinagmamalaki ko lang. Ayan ha, magkaiba yun ha. So saka, bahala ka na rin kung sa basher na yun, kung gusto mo, niisip mo na mayabang ako, nasa sa'yo. Kasi hindi mo naman talaga ako kilala. Kilala nyo lang ako sa video, pero hindi nyo ako kilalang personal. Yan. Alright? So yan ho. Ito, gusto ko sanang ilipad si Maldita kahit 900 lang sana, kaya lang parang tingnan nyo naman, lagi nakatalong ko. Yan. So dun talaga, yun talaga yung medyo napupokusan ko. Kailangan ko mag-breed ng maganda, dun ako mag-focus sa breeding. Kasi kailangan mo lang mamili, katulad nyan. Ang loop ko is napakahirap talaga. Hindi ako pwedeng malakyan yung loop ko kasi ayan, ito lang talaga ang dapat na loop ko. Hindi ako pwedeng lumaki. Kasi yan, di naman ating kasi pwesto to, yan. So, kailangan naka-management ka talaga, ayan o. Oh. Yan pala yung mga breed ko na medyo magaganda. Tingnan yung tsura, medyo lang magaganda. Nagmumolt na o. Oh. Anak na stubborn o. Oh. Red shaker, ang ganda, mga lodi o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ha? So, yan, abang-abangan na lang natin kung mag-stop na ako ng race. Pero sa palagay ko, baka hindi mo na ako maglipad na, mag-focus na tayo sa breeding. Yan. Alright, so dito ko na lang muna yarin yung vlog mga lodi kasi maraming naghihingi ng update yan. So dito ko na lang muna yarin yung vlog and shout out sa inyo lahat, saka lang tayo mag-shout out. Sobrang busy natin mga lodi. Yan. Abang-abang na lang kayo sa mga susunod na vlog kung magre-race pa tayo o hindi na. Alright.